So kahapon nga inabalita natin na itong si Jay Crowder ay inaasar nga itong si LeBron James nung laban nila yung during the game at nagresulta nga yun ng kanyang ejection. Well, hindi lang pala itong si Jay Crowder ang nang-asar. Diba yung ginawa niya nga, kung hindi nyo pa alam at hindi nyo pa napapanood, sinayaw niya nga o ginaya niya nga yung commercial neto ni LeBron James nung sumasayaw nga siya ng salsa dance. Well, it turns out hindi lang pala itong si Jay Crowder ang nang-aasar or nang totrol dito sa mga players ng Los Angeles Lakers nung habang si Jay Crowder ay nagsasayaw-sayaw at inaasar si LeBron James. Eto rin palang si Chris Paul ay nang-aasar. Ewan ko kung sino ang inaasar niya. Kung si LeBron James pa rin ba or si Andre Drummond. Tingnan nyo. Diba nga ganyan nga yung nangyari nung game 3 nung nanalo ang Los Angeles Lakers. Pinagtitirpan nga nila si Jay Crowder at tinatawanan. At ito naman si Andre Drummond. Diba ginagaya nga yung post moves neto ni LeBron James. At ngayon, natalo nga at nalaglag nga ng Phoenix Suns ang Los Angeles Lakers at sila naman ang nang-aasar sa pagkakataong ito. At pagkatapos nga rin ng game, hindi pa nga natapos ang pangasar at pagtotroll na itong mga Suns player. Ito rin si Devin Booker ay tinroll at inasar naman itong si Dennis Schroeder na kanyang katrastukan na talagang mainit nga silang dalawa. Ito, nag-comment nga si Devin Booker sa isang post sa Instagram ng That Stuff. So kung hindi nyo alam ng meaning ng That Stuff, ayun kasi lagi ang sinasabi neto ni Dennis Schroeder sa kanyang mga comment. At alam nyo ba, may clothing brand din itong si Dennis Schroeder na pangalan ay That Stuff nga. So natapos na nga ang game pero hindi pa rin tapos ang mga Suns player sa kanilang mga pangasar dito sa Lakers players. So okay ba guys, ano bang masasabi nyo dito sa mga ginagawa at pangasar ng Suns player sa Lakers player matapos nga nilang talunin itong Lakers? Comment down below your opinion. At para naman sa ating next news, ito naman si Magic Johnson na dating Lakers GM ay may nasabi nga dito about kay Dennis Schroeder at sa pagbabalik niya sa Los Angeles Lakers. Panoorin nyo. Schroeder, I don't think he's a Laker. And that's just my opinion. I don't know if they're going to sign him back or not. I don't think he brings the winning mentality and attitude that we need. And he had a chance to show that in this series. And to me, he failed in this series. So, but again, if he comes back a Laker, I'm going to support him. I'm going to cheer for him and all that. But I just don't think he's a Laker. So parang ang ayaw na ni Magic Johnson na ang Lakers i-sign back. Ito nga si Dennis Schroeder para sa next season. Kaya ba guys, ganyan di ba ang inyong opinion? O may iba nga kayong saloobin? Comment down below. At para nga sa ating huling balita tungkol naman ito sa coach ng Portland Trail Blazers dahil nga finire na nila ito, tinanggal na nga nila sa posisyon ang kanilang head coach na si Terry Stotts. After nga ito na itong si coach Terry Stotts ay i-coach niya ang Portland Trail Blazers since 2012. So halos 9 years nga siyang naging coach na itong Portland at ngayon nag-agree nga sila na maghiwalay na nga ng Portland Trail Blazers. So good luck nga para sa Blazers, para sa kanilang bagong coach at good luck din dito kay coach Terry Stotts kung saan man siyang mapuntang team na kanyang pagko-coachan sa susunod. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe pa na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!